Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-automotive mechanic. Isang magandang mapagpalang araw sa ating lahat. Andito naman po kami upang tanggalin yung dalawang starter motor nitong generator namin. Ililipat lang namin to doon sa isang genset namin. Gawa nga ng sira yung kanyang starter motor. So dalawang unit to, mga ka-mechanic, no? So ito ay Tomiga na Mitsubishi generator set. So ito ay ililipat lang na natin dun sa isang generator. Ito kasing generator na tatanggalan namin ay nagkakaroon siya ng problema. Walang problema yung pag start niya, umaandra siya. Ang problema niya ay nagkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang boltahe. So yung kanyang output ay minsan nasa 440 plus, and then minsan ay mababa. So yung generator natin ay automatic, nagsastop siya. Gawa nga ng kapag nag-high voltage ay magsashutdown siya. Kapag nag-low voltage naman siya, magsashutdown din. So first na analyze ng aming mechanic dito ay ang kanyang EBR, no? Pero di pa rin ma-pinpoint kung yun talaga yung kanyang sira. Gawa nga ng kailangan pa nating i-diagnose yung unit. So sa ngayon, ililipat lang muna natin itong starter doon sa isa. So yan, mga ka-technician, ano?
medyo matagal-tagal naming tanggal yung starter motor. Medyo may kasikipan kasi yung area ng pinaglalagyan ng kanyang bolt, no? So unti-unti na lang namin to, gagawa namin ng paraan kung ano yung pinakamadaling solusyon upang matanggal kaagad yung starter motor na ito. So ayan, mga ka-technician, mga ka-mechanic, no? Nailipat namin yung starter dito sa kabila. So ongoing installation na. Ayan, mga ka-mechanic. So ayan, medyo malapit-lapit na rin namin matapos ito. Tuloy pa rin tayo mga ka-technician, no? Dino-double check na natin yung kanyang electrical parts. So ito ay medyo masilan. Gawa nga ng hindi kami yung unang gumalaw or nagtanggal ng mga connection before na tinanggal na nila yung dating starter. So lalagyan namin ng ibang starter, pero do-double check muna namin yung kanyang mga connection ito. So DC lang naman to, pero siyempre normally kailangan na sa tama yung kanyang pagkaka-install ng mga terminal. Medyo naka-modified na yung ating mga connection dito sa ating static relay. So normally, double check pa rin natin bago natin ikabit. Ayan, hindi na siya proper. Gawa nga ng yung mga lugs niya ay pinagpuputol na ng ibang gumawa. So double check lang natin mga ka-technician kung paano natin ito ulit mapapagana. Thank you.
kaibigan, mga ka-technician, mga ka-mechanic, no? Natapos na namin ikabit yung kanyang starter motor. Ayan. Nagtataging na lang kami upang meron na siyang tagging. If in case na magalaw man siya ulit, ay meron naman siyang susundan, no? Kung sino man yung gumalaw sa susunod, ay meron na siyang susundan. Mas madali na. Kasi may tagging na siya. So, lagi lang ting tatandaan, mga ka-technician, kapag ka tayo ay nag-modified ng isang electrical parts or isang makina, ay kailangan nating tandaan na maglagay tayo ng kanya-kanyang marking. So, kailangan yan upang matandaan kung saan siya nakapwesto, saan siya nakakonek, upang maiwasan natin yung problema sa ating mga unit na ginagawa. So, maraming maraming salamat mga ka-technician sa panonood, mga ka-mechanic, no? Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Always keep safe sa ating lahat. Papakita ko muna sa inyo mga ka-technician yung ang kabuuan ng makina. So ayan. Medyo may kalaong na ng konti. So ayan. Kung nakikita nyo, medyo talagang malaki yung ating unit, no? Ayan yung kanyang mga fuel filter, oil filter, nandiyan na lahat. So ayan, medyo bago, bago pang palit yan mga ka-technician. Yan. Yan. Iikot ko muna kayo mga ka-technician sa aming unit generator set.